Tayo'y magpakupra, mga ka-GCTV, no? Tayo'y nagkupra ngayon dahil sa medyo taas ngayon ang kilo ng niyog, no? 50 kilos ang kilo ngayon sa kupra. Dapat ito'y ating ibikir na sana, ngunit masyadong kaunti lamang, no? Ilang puno lang ang may bunga. So, ito'y ating kuprahin upang magamit din ang uling. Maraming niyog dito. Ngunit kaumpisa pa lang mamunga, mga ka-GCTV, dahil sa ito'y napabayaan at ang iba naman abay katanim lang, no? Katanim lang natin ng mga niyog, mga ka-GCTV, punong-puno na ito ng niyog, ngunit katanim lamang. At itong mga matataas na niyog ay hindi pa natin napailaliman ng mga niyog o tanim dahil sa ano pa, yung naubusan tayo ng seedling. Mga ka-GCTV, no? At naway tayo'y makakuha nito ngayon ng buko o niyog na isa lamang ang mata, no? Dahil malapit-lapit na din ang mahal na araw, no? O Holy Week. Unsa lang oras? Mga unsa dong? Niyog to sa, unya na po na. Lampinig? Tuas taas? Napakan ka dong? Ha? Aw na. Natay si nama kung sakaling kuha na kung kuha on tuas ako. Ha? Dako, gamay. Na, bisag ka gamay kay ang lala. Ingon kag nakuan ha kay naara natay sinamak maginom kung unsa. Pero ka pa aki ha, magingon kog napakan ba kay natay sinamak? Isimba ko tao na. Ha? Mo gani, simba kong napakan ka, magingon kay naatay sinamak. Bumaba siya, mga ka-GCTV, no? Dahil sa may ahas na pumasok daw sa kanyang jacket, baka siya Roy ay nakagat. So, salamat sa Diyos ama at hindi naman pala. At kung sakaling nakagat, aba tayo'y mayroong sinamak. Yung sinamak, mga ka-GCTV, ay napakabisang gamot para sa mga kagat-kagat na mga ahas o anumang uri ng makamandag na hayop, no, o mga insekto, mga ka-GCTV. Ito'y subok na namin pagkat maiilan na tayong pasyente na nakagat ng bubuyog o yung tinawag sa amin na tambubuan, na kahit ang bata abay sa awa ng Diyos Ama, ito'y hindi nilagnat o hindi bumukol yung kinagatan ng bubuyog, mga ka-GCTV, no? Kaya napakabisa ng langis na yun, mga ka-GCTV. Hari naway tayo'y makakuha ng niyog na isa lang ang mata, mga ka-GCTV, no? Yan ang aking dalangin ngayon sa Diyos Ama, na tayo'y makakuha talaga ng niyog na isa lang ang mata dahil yun po'y kailangan na kailangan natin, no? Marami kasi ding nanghihingi ng mga pangpaswerte. Abay, itong niyog na to'y napakaganda, no? Yung niyog na isa lang ang mata, mga ka-GCTV, no? Kaya naway tayo'y makakuha, naway pagpalain tayo ng Diyos Ama, no? Kaunti pa lamang itong ating mga niyog, mga ka-GCTV, no? Sapagkat ang dami talagang walang bunga. Kaumpisa lang talagang mamunga, kung kaya't yan, maliliit o kaunti pa lamang ang ating na-harvest na niyog, mga ka-GCTV. Ngunit tayo'y nagpapasalamat sa Diyos Ama. Ito yung ating pugon o danggahan, no, mga ka-GCTV. So ayan, inibabawan din natin ng bunot upang gawing panggatong, no? Ginagamit na panggatong ang bunot.
Kaya inilagay din sa ibabaw. Ito yung niyog. Yan, mainit pa. Medyo luto na oh. Pwede nang lugiton. Ano ba yung Tagalog sa lugiton? So, maliit pa lamang mga ka-GCTV ang ating pugon. Ayan, ito yung butas ng pugon. Ayan yung hinalinga ng pugon, no? Ito sa itaas ang ano natin yung bunot. Ano yung niyog na kung saan inibabawa natin ang bunot para maluto. Yan, no? So, yan. Tayo'y magbiak na naman ng niyog mga ka-GCTV. Na eh, meron pa tayong kaunting niyog na bibiakin. Tayo'y magbiak ng niyog mga ka-GCTV at isangga natin ng planggana upang ito'y ating ipakain sa baboy ang sabaw at ang iba na may ating gawing suka, no? Actually, meron na tayong nagawang suka mga ka-GCTV, no? Nakagawa na tayo ng suka. So, ito'y maganda ipakain sa baboy dahil gustong-gusto ito ng baboy ang sabaw ng niyog. Naway tayo'y makakuha ng niyog na isa lang ang mata, no? Nakapagpatuyo na tayo ng apat na sako mga ka-GCTV ng kupra. At ito meron pa. Last na ito. Dahil marami pa andun sa pugon. So, ipakita rin natin ang tayo paggawa natin ng suka. No? Madali lamang paggawa ng suka na mula sa tubig nitong niyog mga ka-GCTV, no? Tayo ay maghanda lamang talaga ng asukal, no? Ito'y ating isala pagkatapos lutuin. And then, maghanda lang talaga tayo ng mga 1 kilong asukal. Depende kung gaano kasi mang gusto natin. Pagkaganda mga ka-GCTV ay naku tayo'y pinagpala, meron tayong nakuha na buko na isang mata. Buko mga ka-GCTV na isang mata, no? Ito yung kanyang bunganga at ito yung kanyang mata. So maswerte tayo't nakakuha talaga tayo, no? Ayan. Ayan, tingnan yung mabuti. Ito yung kanyang bunganga at ito yung kanyang mata. At kung gawin natin itong 3 picos ay dito, ganyan, ito yung isusuot natin. Maging itong mga gilid ay pwede. Ngunit sa mga manggagamot, ito talaga ang the best, no? Itong mata na ito'y napakaswerte mga ka-GCTV. Ngayon naman tayo nakakuha ng niyog na kung saan isa lang ang mata. Na kung saan ayun, talagang napakaganda. Naway makakuha pa tayo. Okay. So, pinagpala tayo mga ka-GCTV, nakakuha tayo ng baon o niyog na isa lang ang mata. Wow, ito pa mga ka-GCTV. Ayan. 2 na. Tingnan nyo. Ayan, ito yung kanina, yung baong isa lang ang mata. At ito yung ngayon, tingnan mo, maliit naman siya. Ayan, isa lang ang mata din mga ka-GCTV. O ito yung kanyang bunganga. Isa lang ang mata. Ito'y hindi natin bibiyakin pagkat ito'y gawin nating pangpaswerte. Ayan. 2 na sila mga ka-GCTV. Hayahay ang buhay. Talaga nga naman. Ito yung bula mga ka-GCTV. Yan. Kuhaon ko noon yung bula. Ito yung bula, no? Kapag walang bula ay hindi makatubo yung niyog, no? Ito. Ito yung pangkain din sa baboy. Yan, ito yung tubo niya, oh, yan yung tubo.
At kung makakita rin kayo mga ka-GCTV ng niyog na dalawa yung tubo, ay bay maganda yun ay kunin nyo, no? Maganda yung pagpaswerte rin. Wow, ito pa mga ka-GCTV. Pangatlong niyog na isa lang ang mata. Oh, kita nyo. Ayan. Ayan ito. Ito yung pangalawang nakuha natin. Ito yung pangatlo. Ayan. Isa lang ang mata. So, tatlo. Tatlo na ang nakuha natin ng niyog. So, napakahusay mga ka-GCTV. At muli, tayo ay biniyayaan ng Diyos Ama ng baon na kung saan isa lang ang mata. So, napakaganda. Yan, tatlo na siya mga ka-GCTV. Meron na tayong tatlo sa bahay. Yun nga lang, ang dalawa nun ay iyak na dahil nakita ko ganyan na baon na. Natanggal na siya. Ngayon, talagang buo pa siya. So, napakapalad sa ating pagbibiyak ng niyog. Tayo'y nakakuha ng tatlo. Baka madagdagan pa po ito, no? Iwan ko. Tingnan natin. Baka tayo'y makadagdag pa ng isa. Pero ayos na to. Mayroon na tayong tatlo, no? Eh, pwede na tayong makalangis nito. Pero ito, itago ko. Itong dalawa, pwede langisin. Ito, itago ko talagang isa dahil walang tubo. Ang dalawa is meron ng tubo, mga ka-GCTV. Ayan, nabutas na, oh. Dahil natubuan na siya. Ito, wala pa talaga. Hindi pa natubuan na close pa siya. Oh. Wala pang tumubo dito na, ano, hindi pa siya nabuhay baga. So, maganda ito. Pero maganda pa rin itong dalawa. Itago pa rin natin to baon ito, no? Sakaling may mga ilangan, abay, pwede natin gawing tres picos o quintas, no? Yan. Gawin nating mutya. Dahil yan po ay mutya, mga ka-GCTV. Kaya kung kayo'y makakuha ng bao talaga na isa ang mata, abay itago nyo. Gawin yung mutya mga ka-GCTV. Tayo'y hihiling nito. No, ngayon ay Miyerkules, araw ng mahal na Diyos Ina. No, talagang pinagpala tayo mga ka-GCTV. Salamat sa Diyos Ama. Talagang muli tayo nakatagpo ng bao o niyog na isa lang ang mata. Mahal ang kilo ng niyog dito ngayon mga ka-GCTV, 50, no? Kaya pinagpala yung mga may malawak na niyogan. Dahil sa mahal ang kilo ng niyog.